Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, bati lang muna tayo sa mga suki natin, nagko-comment sa atin. So, binabati natin si Imperial sa Panta. Mandy Imperial sa Panta. So, shout out po sa iyo. Ito ang kanyang YouTube channel. Paki-visit na lang po. So, sunod na babatiin natin si Picks and Review. Lagi po siya nagko-comment sa atin. Ayan po, visit nyo lang po ang kanyang channel. Picks and Review, kasama natin si Electronics. Sunod, batiin pa natin si... Ito po. Visitor natin siya. And comment and like. Masipag siya mag-comment and like. San Sigo Electronics. Ayan, binabati po natin sila. Ah. Sa ating channel, next po nating babatiin ay si... Sir Alex Bautista. Ayan, isa rin natin yung kasamahan sa electronics. Alex Bautista Difficulty and Electronics. Ayan po ang kanyang channel sa YouTube. Visit na lang po nyo. So, ayan po ang pagbati mula sa Workshop Fix. Salamat po. Continuation tayo sa video natin. So, kumusta muli? Para naman sa mga gustong matuto magawa ng electric pan, so, eto naman ang pinakaabangan nyo. So, magagawa na naman tayo ng electric pan. So, yung mga gustong maging electric pan technician, pwede na kayong maging technician ng electric pan lang. So, matututo kayo sa aking nire-repair. Malaking bagay ito. Naman, nagsisimula pa lang nire-repair ng electric pan. So, unang gagawin natin, of course, bago natin siya isaksak, halimbawa hindi natin alam yung issue. Gawin natin dyan, testerin natin yung ito. Tapos yung tester, lagay natin sa times 10. Times 10. Kasi yung times 1 ay, lagay natin sa times 10 para maganda yung palo, diretso. So yan. Yung repair natin ay standard. Standard yung brand. Pinakamatagal na brand ng electric pan. Magandang klase yan, pero ngayon yung mga huling labas pangit na eh. Merong bago ngayon na maganda is kami. So yan, mga kabilaan. Tapos ikutin natin, start natin ng 1. So check natin, nakita natin na pumalo. Yung 1, good. Yung winding na 1, good. So winding na 2, good. Winding 3, good. Gumaga na. So, testingin natin. Tap natin siya sa power. Yan. So, tap natin sa kuryente. Try natin sa 1. Iniikot naman siya. 1. Number 2. Number 3. So, ibig sabihin, hindi nagbubos masyado yung number 2. Number 2, number 1, tapos yung number 2, halos isa yung ikot. Kunti lang ang binos. Yan, kunti lang. Number 3 lang yung pinakamalakas. Ang gagawin natin dyan, buksan muna natin. So, ulit yung mga power. Check natin, buksan. Chocolate! Chocolate! Chocolate!
natin siya. Crack na siya. Ito. Chocolate. Likod. So swing natin. Basag na. Alasin na natin ito. Para makita nyo na crack. Ito kasing ganito na may metal. Yan yung may metal na yan. Na gearbox. Sirain yan. So, ito. Kabibili ko pa lang nung kinabit ko dun sa standard na panagal na rito. Wool pan din. Sira agad. Lapay sa linggo. Pangit kasi yung pinaka-banil niya. Yan. Walang support dito. Kaya nababatak pa ganun. Pataas. Yan. Yan o. Buka na kasi. Pangit ang gearbox na to. Yung isa yung sa camel maganda. Yung camel na sa camel na electric. Ayan o. Puro sira o. Pinalitan ko. Yan. Puro basag yan sa ilalim. Ayan o. Basag sa ilalim. Puro crack. Crack din. Sus, kabibili ko palang kabagbago pa. Sira agad. Maganda lang siya sa naka-stand. So, tanggalin na natin. So, balik tayo. So, dumating na customer. In-assist natin. Putol na naman tayo sa pagre-repair. Continue natin. Humihina. Ano? Kasi ang pinakaganda ito, linisin ko na siya ng lahat bago ko siya palitan ng capacitor. Kasi, palitan ko pa niya ng capacitor, di ko nilinis. Eh, di pangit pa rin. Pag ako gumawa, dapat, pag kayo gumawa, dapat pulido. Yung, ano, linis na. Pag nakatamaran. Kasi pag kinatamaran, ayan. Mabalik ulit yan sa inyo. So, dapat linis. So, sira yung gearbox. Tanongin ko na lang si sir. Kung gusto niya papalitan ng gearbox kasi sira. Kung mahalagi sa kanya ang swing. So, tignan natin kung may lubo. Wala naman siyang lubo. 1.5 lang. Buksan ko lang yung ano niya. Pita. So, loosen pa ganun. Ikot pa kanan. Clockwise. Hindi yan. Ito naman loosen pa counterclockwise. So, dapat ay pulido repair. Ito yung ating pang oil. So, wala pa akong basahan na nakukuha. Kailangan yun ang basahan. Maganda yung plastic niya eh. Solid siya. Hindi siya malutong. Standard na brand eh. Problema lang yung gearbox mo muna. Lagi na lang sira. Mga gantong modelo. So, kulang pa akong gamit. Kulang ako. Kulang natin ang basahan. Okay. Maluwag naman siya.
Ayan, tanggal na natin. Stopper. Tanggalin ko yung mga tornilyo. So yan, natanggal ko na yung tornilyo. Patakin natin siya. Handahan lang. Lakan natin yung wire. So okay pa naman, maliinis pa siya. Okay pa ang kanyang okay pa yung kanyang ano okay pa yung kanyang bushing. So wala tayong papalit ang bushing. Sigurado akong papalitan. Dadagdagan lang natin ang spacer. Kuha lang ako. So, clean natin. Clean ko lang ito. Ating basura ko. Hindi siya umiikot sa number 3. Ah, number 2. Hindi na. Ang loob. Hindi pa naman siya eh. Linisin lang natin. Linisin lang din sa kabila. Madumi. Gusto natin yung dumi. Sukatin natin ang kanyang mga washer. Kaya ko lang langis. Suwatin ko ito sa back. Ang pantay ang kanyang motor. Para malagyan natin ang washer. Ayan, pantay naman. Okay. Ayan, sakto pa. Itong unahan, dagdagan ko siya. Kasi parang ano eh. Para siyang medyo maluwag. Ayan, pantay siya eh. Patakay natin. Pauna. Okay. Sakto lang to. Pauna pa huli. Kailangan pantay kasi. Para umikot naman. Tina. Ano naman yan? So, ayun. Tutornilyo ko na lang siya. Tornilyo lang natin. Para maganda. Okay.
Oh, balik kaluwagin natin. Ating gawin, kaluwagin. Kailangan niya. Balik na natin yung kanyang ako. Talaga. Masok natin ito. So, sa taas. Ayan. Ito. Close natin. So, matesting natin yung LC. Kung bibilis na. So, ayan, sakto sa stop. Yeah. Pagpita natin. Plus 10. Okay. Nalagyan natin ang bakawal. Yan na nalagay ko na ito. Kita okay. Fit na siya. Testing natin. Patuloy sa kawin. Check natin ang number 1 kung may pagbabago. Kailangan mas may pagbabago, nag okay siya kasi yung spacer natin maluwag kasi pag ganyan siya, pag ginanyan mo itong ganyang motor, itong motor na to, pag ginanan mo kasi hindi na alignment dito sa motor yung kanyang wheel motor.
nakababa na siyang ganun. Kaya mahina yung ikot. So, tayo natin ang berto. Kailangan lumakas yan ang berto. Ayan. Nag-boost siya. Mas malakas siya kaysa kanina. Yung kanina kasi, number 1 at number 2 parehas. Ibig sabihin, pag number 3 kasi, kaya niyang iangat doon. Iangat niyang pataas yung wheel, pantay dito. Dahil, malakas na yung ikot kasi nun. Magnetic, malakas na. Ayan. Number 3? Okay. Number 1. Okay na, malakas na. Kailangan lalakas siya. Tingnan nyo. Ayan. Malakas siya. Okay na siya. Gearbox na lang. Kailangan. Tanong na lang natin sa may-ari. So, takluban ko na lang siya. So, kailangan mo natin tanongin yung may-ari para sa pagpapalit ng gearbox. So, may video na ako nito. Pagpapalit ng gearbox na nabaak, yung ganito. So, namin ako na siya tatakip. Tapusin ko na yung video. At least, nagbago yung ating ikot ng electric pan. Siya bumilis. So, dinagdagan natin siya ng spacer. Washer spacer. Washer. So, nandito na ako yung video. At least, kahit paano makatulong sa inyo. Kapag hindi pantay yung wheel, motor, dito sa motor, hindi naiikot ng mabilis. Yun ang isang reason. Kaya ngayon, ayos natin, napantay na natin yung wheel. Nagdagan natin ang dalawang space washer. Ayan, so okay na siya. So hanggang dito na lang, video ko. Maraming salamat sa inyo pananood. I hope you enjoyed the video and don't forget to subscribe. Bye-bye!